Hello guys, good evening. At ngayon ay punta naman tayo sa ating palabas sa 100 Days to Heaven. But before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. Without further ado, let's start! Ipinatawag si Sophia ni Bobby dahil gusto niya i-discuss yung about sa mga policy sa company. Ngunit sabi ni Sophia ay no need na daw dahil magre-resign na daw si Sophia dahil hindi niya maalagaan na mabuti yung kanyang kapatid dahil hindi daw maganda yung environment sa opisina. And then ibabalik daw ang bonus na ibinigay ni Bobby sa kanya. Ibabalik lang daw niya. So yun na nga at mag-resign na daw siya talaga. Pero itong pag-resign niya ay parang ano lang siya, inunahan lang niya itong si Bobby ba para... Pero alam naman kasi ni Anna na hindi siya paintulutan na mag-resign dito. So, drama lang yon. So, doon naman tayo kina Bart at Jessica. Dahil itong si Jessica ay parang nagustuhan na niya itong si Sophia at sinabi ni Bart na huwag daw magtiwala kay Sophia. Pero sabi ni Jessica ay gusto daw niya itong si Sophia dahil parang si Sophia kasi doon sa company nila ay parang magic. Sophia Magic yung tawag sa kanya. So doon naman tayo kina Kevin at yung tatay niya ay sabi niya ay kawawa daw yung si Emerald dahil nasa kulungan na. Tapos yun na nga at sinabi ng kanyang tatay, bali pinangaralan nito si Kevin na sinabi na kahit gaano daw kalaki ng kasalanan ng isang tao ay pag-isipan muna daw yung paghihiganti. So ayun. So ito namang si Bart ay parang nairita talaga kay Sophia dahil nga lahat ng tao daw sa company ay parang gusto-gusto nila si Sophia. Pero sabi naman ng kanyang kapatid na si Annie, ay ano naman daw si Sophia, yung parang okay naman daw si Sophia, hindi naman daw siya kinukompetensyahan dito. Sa pag-iisip lang daw yun ni Bart. Tapos yun na nga, dahil sa galing ni Sophia, kaya maraming gusto kay Sophia dahil magaling daw ito. So tinatawag nga nila itong Sophia Magic. Pero wala naman daw ang iniisip si Sophia na masama or nakipagkompetensya siya kay Bart dito. Si Bart lang talaga yung iniisip ng ganun. So, nag-usap naman si Anna at si Sophia doon sa office dahil itong si Sophia ay nagliligpit na nga at plano niyang iligpit lahat pero sabi ni Anna ay huwag daw iligpit lahat dahil I'm sure daw siya na hindi daw si Sophia pahintulutan ni Bobby na mawala doon dahil nga gamit na gamit itong si Sophia at magaling na magaling daw itong si Sophia doon. So siya yung pinaka the best na employee doon sa kanilang sa toy company. So kaya antayin daw nila kung ano yung signal ni Bart. And then ito namang si Bart at saka si Miranda ay nag-usap na yun na nga mag-resign si Sophia pero hindi daw siya makakapayag na mag-resign si Sophia. And then ito namang si Miranda ay sinabi niya na mawalan daw siya ng power dahil kay Sophia dahil nga ang tingin ng mga tao sa kay Sophia ay pinakamagaling. And then may tsapera daw itong si Bobby. Yan, may tsapera daw siya pero sabi naman niya ay ang laki kasing tulong nitong si Sophia sa company. So kailangan niyang pigilan ang pag-resign ni Sophia. Kaya ang ginawa ni Bobby dito ay pumunta siya doon sa office ni Sophia dahil nagliliquid na ito at bali binigyan niya ito ng mas malaking benefits na mas malaking sahod at saka benefits nga. Tapos yung sinabi niya ay pwede daw siyang hindi mag-duty ng office hours regularly dahil yung concern niya talaga is yung kanyang kapatid. So, pwede lang daw siya mag-duty pag on-call lang daw. Pwede naman siyang tawagan dito sa kanyang cellphone kung merong mga meetings or mga kung kailangan lang talaga siya. So, ayan, binigyan na siya ng pabor dito ni Bobby
So, itong si Sofia ay parang sinabi pa niya na ito namang si Anna ay nagsisenyas na okay daw, okay. At sinabi naman ni ano, ni sinabi naman ni sinong tawag doon? Ni Sofia na hindi pa parang nakakahiya, sabi niya. At itong si Anna ay parang sumisignal siya na huwag ka nang kumalag. So, sinasabi ni Anna. So, ayun na, tinanggap na ito ni Sofia dahil sininyasan siya ni Anna dito na yes. So, yun na nga at hinatid na sina Sofia at Anna ng kanyang mga pinsan doon sa bahay. At nang uwi na itong kanyang mga pinsan ni Sofia dahil wala daw snack na ibinigay, ay sinabi ni Anna na, oops, bakit? Ano bang ginawa niyo sa buong araw? Tapos sinabi naman nila, nakakalimutan mo ba kung ano yung ginawa namin? Diba sa umaga hinatid, kumuha kami ng sasakyan para mag-rent a car, para ihatid kayo doon sa opisina. And then pag uwian daw, ay hinatid naman sa bahay. So nakakapagod pala yun. So kung magpapahinga kayo ay hanapin daw nila yung next na target nila sa kanilang mission na nasa listahan nila. So pero dahil parang na inis itong dalawang pinsan nila ay ininis na naman nila itong si Anna. So pinalakad na sila ni Sofia dito. And then yun na nga pag kinabukasan ay tumawag naman itong sina Bobby, ba to? Tapos meron daw party na gaganapin at kasama si Sofia. So ayun na nga at umattend ng party itong si Sofia. Kaya lang sa loob ay maingay, hindi niya marinig itong si Anna kung merong mga dictation. So bahala na daw kung ano ang sasabihin nila dahil hindi pwede pumasok itong si Anna. So yun lang guys ang ating update for today at sana bukas abangan natin ang susunod na kabanata. And that's all guys. Thank you.